Hey, what's up, Ethical Nation? This is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin kung paano mo magagawang kumita sa network marketing business mo kahit na mahihain ka pa. So, kung sakaling hindi nyo alam, nagsimula ako dito sa network marketing business na to way back 2013. So, as of the making of this video, that's 6 years ago. And hindi ako katulad nito noon, okay? Baka yung iba sa inyo hindi maniwala kung sasabihin ko sa inyo na mahiyain ako. Sobrang mahiyain. And actually, kahit ngayon, meron pa rin akong ganun sa personality ko. Hindi na mawawala yon. So, yung iba sa inyo hindi maniniwala kasi ang dal ko dito sa Facebook, di ba? Nakakagawa ako ng mga ganitong videos, nakapag-live pa ako, nakapag-build ako ng malaking team, tapos kumita ako ng malaki sa network marketing, kaya akong mag-present online, offline, kaya kong magsalita sa harapan ng maraming tao. So, parang imposible, no? Naging mahiyain ako before. Pero yun po yung totoo. And kung makikilala nyo po yung mga nakakilala sa akin before high school and college, pare-pare sila nasasabihin sa inyo na hindi nila akalain na magiging ganito ako. Ako yung tipo ng tao na ayoko na umimik. Ayoko nang ganon. So, kabaliktaran na sa ginagawa ko ngayon. Ako yung tipo ng tao na hindi kita kakausapin kapag hindi mo ako kinausap. At minsan pa nga, kahit kausap mo na ako, di pa rin ako umiimik. So, hindi ako yung unang mag-a-approach sa'yo. Hindi ako ganong klase ng tao. Sa pag maraming tao sa isang lugar, nandun ako sa likod, nandun ako sa isang sulok. Hindi ako dumidikit sa mga tao. Ayaw ko sa maraming tao. And actually, ayaw na ayaw kong pumunta ng mall tuwing may sale. Kasi ang daming tao. Yun po yung totoo. And katulad na nabanggit ko kanina, hanggang ngayon, meron akong ganon. Meron pa rin akong ganong factor na hindi na maalis sa akin. Kasi nga, naiintindihan ko naman na yung sarili ko. And isa po kasi akong introvert. Now, yung pagiging introvert at mahiyain ay magkaiba. Later on, explain ko sa inyo kung bakit. Nagbibigay lang ako sa inyo ng context kasi naiintindihan ko kung ikaw nagsisimula sa network marketing business mo tapos nahihirapan ka kasi nga mahiyain ka, naiintindihan kita kasi ganyan rin ako nagsimula. Hiyang-hiya ako i-approach yung mga kilala ko, hiyang-hiya ako na i-share yung business, hiyang-hiya ako magbenta. So, sobrang mahiyain nga ako. Gusto ko malaman mo, naiintindihan kita, alam ko yung pakiramdam ng ganyan. Kaya ngayon, ituturo ko sa iyo sa video na ito kung paano ko nagawa na ma-overcome yung ganun na pagiging mahiyain ko. And before tayo mag-proceed sa video na ito, ang gusto ko na gawin mo ay tapusin mo tong video na to hanggang dulo para makuha mo lahat ng lessons. Huwag kang mag-skip, huwag kang mag-fast forward. Pwede mo sigurong bilisan kung nababagalan ka sa pagsasalita ko, pero mas maganda kung tapusin mo siya hanggang dulo para maintindihan mo at may apply mo kagad lahat ng mga matututunan mo. Now, meron akong 4 tips na ibibigay sa'yo para ma-develop yung pagiging mahiyain. Kasi katulad nung nabanggit ko kanina, alam nyo naman na na-share ko na yung kwento ko sa inyo kanina na sobrang mahiyain nga ako, pero paano ko nagawang maging ganito? And naniniwala ko, hindi lang ako, marami diyang iba na mga top earners, mga idol nyo na superstar na mga upline na nagsimula bilang mahiyain din. I'm sure meron kang kakilala, lalo na kung matagal ka na sa business mo, 6 months ka na, 1 year and above. Sigurado ako, meron kang mga kakilala dyan na mahiyain. And hanggang ngayon, ganun pa rin sila. Hindi sila yung katulad ng ibang mga superstar na uplines na talagang anlalakas, di ba? Anlalakas ng energy, di ba? Pagka nagsasalita sa stage, talagang bonggan, power talaga, di ba? So, meron kang makikilala na hindi katulad nila na ganun. Pero, top earner pa rin, kumikita pa rin ng malaki. So, ibig sabihin, posible talaga, kaya talagang i-develop. And yun yung keyword doon. Develop. Kaya siyang matutunan, kaya siyang i-develop. Kayang hindi naman completely tatanggalin sa'yo. Matututunan mo kung paano maging parang artista. Hindi ka na memeke. Okay, para kang artista. Kasi kaya mong mag-shift from mahiyain into confident. Later on, i-share ko sa'yo. Meron akong 4 tips na ibibigay sa'yo. So, tip number 1, alamin mo kung bakit. Bakit ka ba naging mahiyain in the first place? Madalas kasi ang nangyayari, mga mahiyain na tao is yung mga tao na sobrang takot talaga sa rejection, takot na mahusgahan, takot na mapuna ng ibang tao, takot na may masabing mali, takot na magkamali. Usually, yun yung nagiging problem ng mga mahiyain. Yung iba naman naging mahiyain kasi merong matinding pain sa past na hindi pa rin sila nakaka-move on hanggang ngayon. Kaya yun yung palaging bumabalik-balik sa kanila every time na makikisalamuha sa tao. Kaya iniisip nila, mahiyain sila. So ngayon, kailangan mong balikan yung past mo hanggang sa kaya na maaabot ng memory mo kung bakit ka naging ganyan. Okay, bakit ka naging ganyan? Yung iba sa inyo, pwede nyo sabihin, simula pa lang, ganyan ka na talaga. And it's completely fine kung ganon. Okay yun, kung ganon, okay lang, walang problema. So, at least ngayon, mayroon kang idea. Kasi nung ako nag-start, sabi nga ng nanay ko sa akin, hindi naman daw ako ganon. Nung bata pa ako, jolly ako, malikot.
di ba? Sobrang likod ko, palagi akong nalalaglag kung saan-saan sa pagbabike, palagi akong aksidente, di ba, nalalaglag sa kakatakbo ko ng bata pa, palagi nadadapa, di ba? Ilang beses yata ako natahian sa ulo dahil nga sa kalikutan ko, tatlong beses yata. So buti na lang nawala na yung marka. Hindi daw ako ganoon nung nag-start, and nung naalala ko, hindi nga naman. Pero bakit as time goes by, yung pagtagal-tagal, biglang naging gano'n, nagbago. So, sa pagkaintindi ko, nung ako nag-research about sa sarili ko, di ba? Nung ako nag-research, yung dinidevelop ko ngayon confidence ko, na-realize ko na ano, meron kasing yung tinatawag na introversion. So, later on, pag-usapan natin yung tungkol doon. Ngayon, yun yung step number one muna, tip number one muna. Alamin mo yung past mo, bakit ka nagkaganyan. Kailangan mo maintindihan kung bakit. Natural ka ba talagang mahiyain or naging mahiyain ka dahil may hindi magandang nangyari sa'yo? Kasi usually, may mga ganong case, may mga ganong sitwasyon na merong nasabi yung ibang tao sa'yo or may nangyari na sa'yo na sobrang painful na hindi mo makalimutan, kaya dumating ka sa point na naging ganyan ka. Naging mahiyain ka, natakot ka sa opinion ng iba, takot ka ma-reject, takot ka mag-fail, takot ka na makisalamuha sa iba. So, yun yung tip number one. Tip number two, alamin mo kung mahiyain ka lang ba talaga o introvert? Kasi madalas, yung word na introversion, na nagiging equal siya sa ano, sa mahiyain, which is, hindi ganon. Nung ako nag-research about doon, hindi pala ganon. Magkaiba yung introvert sa mahiyain. Ang mga introvert, gusto lang talaga nila na natin, actually, kung makaka-relate ka dito, kasi introvert nga ako, gusto lang talaga natin na nasa loob lang tayo ng isip natin. Gusto rin natin magsalita minsan kasi hindi ako pwede magsalita para sa lahat ng introvert kasi according sa research ko, merong 8 klase ng introvert eh. So, ang kabaliktaran naman ng mga introvert is extroverts. Okay, extrovert ibig sabihin yung mga mas masaya sila pag maraming tao, mas masaya sila pag maingay. So, madalas ganun ang extrovert. So, may 8 klase rin na ganun kaya hindi ko kayang explain yun lahat dito sa video na to at hindi ko talaga siya completely naiintindihan lahat. Kaya magbibigay lang ako sa inyo ng medyo general para mas maintindihan natin at mas makarelate kayo. Now, ang mga introvert is madalas yung mga tao na gusto lang talaga nasa solitude. Ibig sabihin, mas prefer natin na mag-isa. Hindi tayo loner. Yun nga yung nagiging husga sa atin na loner kasi gusto mo mag-isa, KJ ka, ayaw mong lumalabas, gumagala, ayaw mo ng mga ganun, ayaw mo ng maingay, ayaw mo sa party. Kung pumunta ka ng party, nasa gilid ka lang, nakikipagkwentuhan ka. Madalas ganun, yun ang isang introvert. Okay? Hindi siya completely definition ng introvert, pero yun yung mga signs na isa kang introvert. Mas prefer mo, mas energized ka pag mag-isa ka. So, ganun na ganun ako. Mas na-energized ako, mas focus ako, mas productive ako pag mag-isa lang ako kaysa sa may mga kasama ako na iba. Nakakapag-focus ako. Okay, so, yun, pagiging introvert, hindi siya pagiging mahiyain. Ang pagiging mahiyain, usually, yung minsan natatawag na social anxiety disorder ba? Ganun? Or sad? Social anxiety disorder is yung mga tao na talagang medyo matindi yung pagiging mahiyain nila na ayaw talaga nila makisalamuha sa iba, ayaw talaga nila na makapagkwentuhan sa iba, ayaw talaga nila kasi nga natatakot sila. So ang mga introvert hindi naman takot, hindi naman completely takot sa judgment ng iba, hindi takot sa ano man iniisip ng iba, hindi katulad nung mahiyain. Okay? So ang mga introvert mas prefer lang talaga natin na tahimik. Mas prefer lang natin na makinig kaysa magsalita. So alamin mo kung alin ka dun sa dalawa, mahiyain ka ba o introvert ka kasi hindi yun iisa. Tip number 3 ko sa inyo is it can be learned. Katulad nung nabanggit ko, it can be developed, nade-develop siya. So lahat ng bagay, naniniwala ako na lahat ng bagay na hindi natin alam, kaya natin ma-master kung papraktisin lang natin ng paulit-ulit. So meron tinatawag na 10,000 hours of greatness according to Malcolm Gladwell. So nabasa ko yun sa book niya na Outliers. Nabanggit niya doon na para maging master ka sa isang craft, kailangan mo siyang gawin for at least 10,000 hours. Hindi naman tuloy-tuloy kasi hindi natin kaya yon. Kailangan natin matulog. Pero 10,000 hours, i-divide mo na lang siya. Kung gano'n mo, halimbawa, kung gano'n mo katagal ginagawa yung business mo everyday, halimbawa 8 hours. So 10,000 hours divided by 8 hours. So ganong days mo siya mamamaster. Pero kailangan tuloy-tuloy mo siyang ginagawa. So lahat ng bagay na hindi natin alam sa ngayon, na hindi natin kayang gawin, kung talagang magkukomit tayo at gusto nating matutunan at papraktisin natin for at least 10,000 hours, madedevelop, mamamaster. Di ba nabanggit ko sa inyo nung nag-start ako dito sa video na to? Nag-start ako sa network marketing is way back 2013 pa. So 6 years later, kaya ganito na ako. Kaya wag nyo i-compare yung sarili nyo kahit na kanino
na magagaling na mga lodi, di ba, mga idols, na mga superstar na talagang top earners, yung mga magagaling talaga magsalita, magagaling mag-present. Huwag niyo i-compare yung sarili niyo sa kanila, lalo na kung ikaw nagsisimula ka pa lang, tapos sila taon na, tagal or dekada na sa tagal. Unfair naman yun sa'yo. Di ba? Ang tagal na niyang ginagawa yun. So, ikaw, para mo ma-develop yun, at least gawin mo siyang as an inspiration na posible pala talaga. Even mahihain ako, kaya ko pala talaga kasi nga, nagawa nila eh. Di ba? So, yun lang rin yung nasa isip ko that time. Kasi may mga kilala rin ako ng mga top earners na mahihain. Hindi, meron nga akong kilala na isang network marketer na multi-millionaire, pero hindi siya magaling magsalita. Hindi siya magaling magsalita, hindi siya yung power na speaker. Diba? Hindi talaga, kung sa basihan ng magaling, mataas ang respeto ko sa kanya, pero pagdating sa basihan ng magaling na speaker, magaling na trainer, hindi siya magaling. Okay, pero bakit multi-millionaire siya? Diba? Bakit ang laki ng resulta niya? So, hindi naman yun nakabase sa ganun eh. Kailangan maintindihan kung paano mo i-take advantage yung ganyan na strength mo, kasi naniniwala ako and hindi lang naniniwala, talagang totoo na yung pagiging introvert, kung introvert ka man, malaking strength yon para sa'yo. Hindi mo pwedeng itulad yung sarili mo sa iba na talagang mga jolly, yung kayang pumusakal, parang easy lang sa kanilang makipagpusakalan, di ba? Hindi mo kailangan ma-compare yung sarili mo sa ganon, at hindi lang yun yung tanging paraan para magawa mong kumita sa business na to. And tip number 4, tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung mas importante para sa'yo? Yung goals mo or yung pagiging mahihain mo? Hindi mo kasi pwedeng pagsamahin. Okay, so ano yung ibig ko sabihin? It's either i-develop mo yung sarili mo para ma-achieve mo yung goals mo, or gamitin mo na lang yan as an excuse para tumigil ka na lang at mag-quit ka. So, ikaw, ang choice mo yan. Hindi ako pipili para sa'yo, hindi pipili yung mga uplines mo para sa'yo, hindi pipili yung family mo para sa'yo, choice mo yan. Kasi ako, nung ako nagsimula, mas pinili ko yung goals ko kaysa dun sa pagiging mahiyain or pagiging introvert ko. Mas pinili ko na magbago, mas pinili ko na i-develop yung sarili ko, mas pinili ko na mag-improve, mas pinili ko na gumaling, practice kahit talagang takot na takot ako, kahit talagang gusto kong, mas gusto kong, ayokong gawin, I mean, mas ayokong gawin, mas gusto ko lang maglaro ng computer, pero mas pinili ko na yung goals ko. So, kailangan kong mag-adjust. Sabi nga nung isa sa mga mentor ko, hindi mag-a-adjust yung pangarap natin para sa atin, tayo yung mag-a-adjust para dun sa pangarap natin. So, tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung mas importante sa'yo? Yung goals mo o yung excuse mo na mahihain ka or introvert ka kaya hindi mo magawa. So, I hope kahit paano meron akong naitulong sa'yo dito sa video na ito. And meron akong i-recommend sa'yo na ginawa ko na ebook, which is the Introverted Network Marketer ebook. So, dito ko diniscuss yung complete details about sa introversion, pagiging mahihain, di ba, yung mga myths about sa introversion, at paano mo magagawang kumita sa network marketing business kahit na mahihain ka pa, kahit na hindi ka namumusakal, kahit na hindi ka nangingidnap ng tao, o yung ginagawa ng mga extroverts na normal lang para sa kanila, o namimigay ng flyers sa kalsada, kahit hindi mo ginagawa yung mga yon, paano mo itatake advantage yung pagiging mahihain mo para magawa mong kumita sa network marketing business. Hanapin mo lang yung link nung ebook na yun sa description nitong video nito sa ilalim, The Introverted Network Marketer. Yun yung siguradong makakatulong sa'yo para ma-develop mo yung sarili mo at bibigyan ka doon ng step-by-step na gagawin mo paano mo mabibuild yung confidence mo as an introvert. So, I hope marami ka natutunan dito sa video na ito, and feel free to like. Like mo doon kapag nagustuhan mo, comment ka dyan sa ibaba kung may mga katanungan ka, baka sakali na mabigyan kita ng shoutout sa kasunod ko na video. And kung meron kang tanong na gusto mong gawan ko ng video, lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para magawan ko siya ng videos in the future. I-share mo rin to sa teammates mo or sa mga members mo na nakikita mong katulad natin, or kung hindi man ikaw itong tinutukoy ko, hindi ka ganito, kung ikaw yung tipo na talagang jolly ka talaga, masigla ka talaga, baka may mga member ka na katulad ko na mahihain, na talagang ganun, alam mo yun, hindi sila masigla, di ba? Baka makatulong sa kanila itong video na ito, so i-share mo to sa kanila. Make sure apply mo lahat ng mga natutunan mo. Once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So, once again, thank you sa panonood mo and see you.